So yan guys, so ang una nyong gagawin is syempre kailangan nyo mag level 40 para ma-open tong Draco function dito sa May Market. So guys, pag wala kayong dito, pag wala kayong Draco function, ibig sabihin nasa Steam kayo. Then ang gagawin nyo doon guys is it's either i-login nyo lang siya sa may kabilang application sa May Mirror Launcher mismo or kaya i-login nyo sa may cellphone nyo. So doon kayo mag-smelt. So yung na-farm nyo na Dark Steel sa may Steam, hindi nyo siya ma-smelt kasi wala siyang Draco. So magkakaroon siya ng Draco kapag nilipat niya siya sa may CP or sa may Mirror Launcher mismo. So ayun na nga, click natin yung Draco then. And guys, nag-smelt na, click niyo lang tong smelt. Then dito na siya guys. So pag nakita niyo dito, ibig sabihin may laman na siyang 8. Kaya i-smelt ko lang guys ng tatlong account ko. So ang susunod natin gagawin syempre guys, mapupunta yun sa may Wemix. So ayun na nga guys, nasa Wemix na tayo. So itong Wemix na to guys, sa may ano lang to, sa may application siya sa my phone or kung PC user kayo is syempre magda-download kayo ng LD player. So ito na guys, so automatic andito na yan. So ang una nyong gagawin para makapagpasa kayo, kuwari ito yung gusto nyong magiging main na Wemix nyo, ang kailangan nyo lang, gusto nyo ilagay dito lahat ng Draco nyo or Wemix credit. So click nyo lang tong wallet guys, first step to guys, then click nyo lang tong copy address. Ayan, kung ano ito, copy nyo lang to. Meron dito yung copy address sa baba. Then, click nyo lang yon. Ayan, na-copy ko na sa akin. Then, next is, magsisell tayo. So, dito na yung, yung iba kasi medyo nahihirapan sa part na to, guys. So, click nyo lang yung Draco, Dex, then, click nyo yung sell. So, paano ba ito nag-work, guys? So, mag-focus kayo sa may red, guys. Kasi yung blue, ito yung mga seller. So, ibig sabihin, ito yung mga nagbebenta. Then, yung red, yun yung buyer. So, as of now, sa 0.62, so may buyer na 732. So, pwede na ako magbenta niyan kasi nasa pula siya at marami yung kailangan niya. So, 600, ayan, marami na nagsisell. So, anong basihan ko para tumaas yung Draco, guys? Kapag maraming naka-antabay dito, guys, kuwari ito, 2K, lalo kung 8K yung mga red. So, may possibility na tataas yung value ng Draco. Then, pag ano naman, pag maliit, ayan guys, katulad nito, ang konti lang ng mga seller. So, malaki yung chance na tumas yung Draco. Pero guys, for the sake of this video, kahit inong value nito, ibebenta natin to. So, una yung gagawin, click nyo yung sell. Then, mag-focus kayo sa current price. Then, dapat nakatapat kayo sa may kulay pula, tapos, malaki yung value niya. So, kung wari, ang value nito is 20. Tapos kung sabay-sabay kayo yung nagbenta, magiging asul yun sa inyo. So, ang mangyayari is, mapupornada kayo or maista kayo. So, katulad nito, yung mga nag-sell dito, meron siyang 235. So, hanggat dito na bibili, hindi ito aabante. So, matatabunan lang yun sa inyo, guys. So, ayun na nga, pababa na ng pababa. So, isell na natin. So, click ko lang to, then max. Current price, so 0.6221 and max. Then, sell. Ayan, so sisell na natin guys. So ayun na guys, na benta ko na ayan. So ang saglit lang kasi madaming ang order. So ayan, katulad niyan guys, so yung 0.22. So buti hindi ako natapat doon kasi ang dami rin palang nagbenta. So ayan, naka-pending na yung 105. So, ang next na gagawin nyo dapat dyan, i-click nyo yung current price ulit. And, dito kayo magbebenta, guys. Para mas mabilis mabenta yung next to nyo. Ayan, guys. So, may order ulit na 800. So, kailangan maubos to. Ayan. So, collect muna natin to. So, ayan, guys. Na-collect ko na. So, i-refresh ko lang to para mag-reflect siya. So, ayan na nga, guys. May Wemix credit na tayo. So, ang gagawin ko, dito ko i-stack lahat ng tatlong account ko. So, kiklik ko lang yung may wallet. Then, kakopy ko yung address nito. Then, ilalag out ko at maglalagay na ako ng ibang Wemix wallet. So, ito na. So, yun guys. Same thing lang din sa second account. So, yan. Then, Dex. Then, Draco. Then, sell. Then, marami bang pending na, 600. So, kailangan ng 600 na. So, mag-sell na tayo, guys. So, yun na, na-sell na natin guys. Maghintay na lang tayo yan. So, pwede na natin ulit i-collect.
So, yun na nga, no, guys. So, nag-reflect na yung WebEx credit sa pangalawa nating account. So, ang gagawin natin to is isi-send natin to sa pinakaunang account natin. So, paano mag-send? Click lang itong WebEx credit. Then, send token. Then, yung address na kinapin nyo kanina, i-paste nyo lang. So, ayan. So, isi-send natin siya sa una. So, yun guys. Bali, okay na. Na-send ko na. Then, lalagyan naman natin yung pangatlong account. So, ayun na. Sa pangatlong account na tayo. Same lang din gagawin natin. Magbebenta ulit tayo. So, sell. Then, so, 90, 80, 70. So, medyo risky siguro to kapag nag-sell ako. Kasi baka maya-maya may bultong nag, ayan na, katulad nga, naging 28. Ayun, buti may namili sa 0.26. So, kakarent price na natin to. Ayan, nasa 0.26 na tayo. Then, ay, ang dami na. Pero, 188, magsapalaran tayo. So, aabot kaya tayo. Ayan, so, umabot tayo guys, 151 pa. So, ayan na nga guys, nabenta na. Ayan din. So, ayan guys. So, don't worry kapag natabunan yun sa inyo. Nasa taas na yun sa inyo. So, ibig sabihin, kailangan nyo lang mag-wait ng 10 minutes para makancel yun. So, pwede siya i-cancel. Babalik ulit sa inyo yun. Then, isell nyo ulit. Dapat, tiyempohan nyo na yung dami ng buyer at seller. So, ayan guys. So, ito na nga. Nasa pangatlong account na siya. Pumasok na siya sa my WebEx credit. So, pasa ulit natin siya sa aking unang account. So, paste. Then, ayan yung pangalan ng unang account ko. Then, next lang natin. So, yun guys. Napasok ko na. Bali, ilalagout ko na to. Then, lalagin ko na yung una kong account. Magkocombert tayo ng WebEx, then Clay, then talagyan natin sa Binance. So, ayan guys. Pumasok na yung 16 WebEx credit. So, ang susunod kong gagawin is kocombert ko to sa WebEx. Exchange to WebEx, guys. And so, withdraw natin siya sa my GCash. Okay, so, na-convert na natin. So, ang total na na-farm natin is $98. So, around 5,000 pesos. Then, exchange na natin siya sa may Clay. So, isusup natin siya sa Clay. So, accept lang to lahat, guys. Then, swap. So, yun, guys. Bali, nasa Clay na. So, $96 na lang. So, ang next na gagawin natin, isi-send natin tong Clay sa my Binance. So, punta na tayo sa my Binance, guys. So, ayan, nasa Binance na ako. So, click nyo lang tong wallet dito, then fiat and spot. Ayan, so, once na nasa wallet na and fiat and spot. So, dito, search nyo lang Clay. Dito, type nyo Clay. Ayan, so, once na na-type nyo na Clay, click nyo yung deposit. Then, ang next na gagawin nyo is, copy nyo yung address nito, guys. Copy. Ito yung address. Ayan, then, isend nyo sa my WebEx wallet. So, open nyo ulit yung WebEx wallet, then, sisend natin yung sa may WebEx sa may Binance. So, ayan, so, send token, then, enter nyo yung kinapin natin address sa may Binance. So, ayan, then, max, then, transfer. So, ayan, wala na siya sa may WebEx, guys, bali, na-transfer na siya sa may Binance. So, check na natin yung Binance natin. So, actually, ang tinatagal nito is around, siguro around, 5 minutes to 10 minutes. So, maghintay lang tayo. So, pusa naman dadating yan. So, makikita nyo naman yan dito yan, guys, sa may gilid. Ayan, dito. So, makikita nyo naman yan. Ayan. So, refresh na natin. Kung pumasok na ba siya. So, ayan, guys. So, pumasok na yan 60 Clay. So, ang next na step is back nyo na, guys. I-convert natin to or i-trade natin sa may USDT. So, click nyo lang itong trade, guys. Then, USD Clay to USDT. Ayan. So, pag andito na kayo, click nyo yung market. Then, yung amount nyo, guys, is 100%. Ayan. Then, sell Clay. Ayan. So, automatic na sell na yung, guys. Naging USDT na siya. Then, ang next na gagawin natin, guys. Dito, mag-focus kayo. Marami rin nalilito dito. Click nyo lang ito yung funding, guys. Hindi kayo pwede mag-sell ng USDT dito sa may fiat and spot. Click nyo yung funding para maging GCash funding. Then, click nyo itong transfer dito, guys. Transfer. Then, fiat from fiat and spot to funding. Click nyo yung max. Ayan. So, ayan, guys. Nasa may funding na yung USDT natin. Pwede na natin siya ibenta sa GCash. So, sell natin. Ayan. So, type nyo dito sa may fiat, guys. Ito sa may fiat is PHP.
Ayan. Then, sa all payments, syempre, ang payment ko lagi is GCash. Ayan. Then, click nyo yung amount na abot ng range ng na farm nyo. Kuwari, 3K, 4K. So, hanap kayo dito. So, ito yung limit nya, guys. Hindi kayo pwede mag-sell ng below 4,999. So, hanap tayo around 4,000 plus. So, mga 5,000. Ito guys, so 3,000 to 10,000 ang kailangan niya. So, sana makabot tayo. Ayan, so naka 4,700 tayo. Ayan guys, so hintayin lang natin to. Then, sasend natin yung info natin para makakuha natin sa may GCash. So, ayan. Guys, dito ang payment first to. So, kailangan, wag nyo i-confirm release hanggat di nyo nare-receive sa GCash nyo kasi pwede kayong mabudol kung sakali. Pero guys, kailangan is payment first muna sila bago nyo i-release. So, ayan, intayin natin i-accept yung order ko. Ayan. So, wait lang natin guys. So, ayan, na-accept niya na. So, sasenda natin yung details ng name natin at saka yung GCash. Ayan. Then, ang gagawin natin is mag-wait na lang tayo. So, once na nakapagbayad na siya, i-click niya yung release dito, then tayo i-confirm release natin. Pero, hanggat wala pa ngang dumadating sa may GCash ko, hindi ako mag-confirm release. So, abangan ko lang sa may cellphone ko, guys. So, minsan guys, medyo matagal kasi, hindi lang tayo yung nagbebenta sa kanila. Meron pa rin silang ibang customer. So, meron naman allotted time yan na 15 minutes. So, mag-intay na lang din tayo para ma-process nila. So, ayan, in my case, bali, iniintay ko pa siya. So, guys, ang mahalaga nga pala dito yung Binance nyo, kailangan verified account. So, di kayo makapag-trade kung di kayo verified account. So, kailangan nyo ng valid ID, at least postal, driver's license, then passport, then, I'm not sure sa national ID eh. Basta mga UMID, kanon, mga government ID. So, kailangan na kailangan yung guys. Huwag kayong mag-send sa may finance nang di kayo verified. So, kailangan talaga. So, ayan guys. Na-receive ko na yung ano. Na-receive ko na. Nag-text na sa cellphone ko. So, papakita ko na lang sa inyo sa may message ko. So, ayan. Confirm release na natin to since na-receive na natin. Ayan. Get code. So, kailangan dito na ng code sa may cellphone mismo. So, 83. So, yun guys, na-process ko na, order complete na. So, yung USDT ko napunta na sa kanya. So, wala na yun sa wallet. So, yun guys, bali, nagkaroon na tayo ng 4-7. So, ganun lang guys. Ganun lang magbenta ng tray ko sa my Wemex wallet to Binance. So, please do like and subscribe guys. And thank you and more power to go and blessing. So, salamat.